What's up mga idol? So ito, meron tayong i-unbox. Ito yung iPhone 12. So bali, meron tayong iPhone 11 dito. Ang gagawin natin ngayon is unboxing ng iPhone 12 and comparison na rin sa iPhone 11. So ito, makikita natin dito guys na bago na yung box niya, slim, dahil wala nang kasamang adapter itong iPhone 12. Ang kasama na lang dito is yung USB Type-C na cable. So ito, unbox na natin siya. So ayan, ngayon napakadali ng buksan ng box. So ito, meron tayo dito ang iPhone 12 na black. Ayan. So compared kay iPhone 11. So ayan, makikita natin yung design. Square edge na to, parang ano na siya sa iPhone 4, 4S na mga ano hanggang iPhone 5 yung design. Bali, ginawa nila dito is old design, then kinopya nila ulit yung new design ng iPhone 11 dati. So ayan siya. Then sa likod, makikita natin dito na glossy parehas dito kay iPhone 11, then kay iPhone 12, ang gloss lang yung dito sa likod na to. Pero pagdating sa camera bump, ano na siya, matte na siya, matte finish na sa iPhone 12 natin. So ayan yung comparison natin. So ito guys, so ito lang yung kasama sa box, yung SIM ejector pin, ayan, saka sticker, ayan, and then cable. So dito, wala na yung earphone, pati yung adapter. So bali ngayon, bibilin mo na ng separate yung earphones and adapter. Pero huwag kayong mag-alala guys, dahil available naman yan sa shop ko na USB Type-C na 20 watts adapter. So ayan, bibilin mo na siya ng separate. Ayan, pwede rin tayong mag 18 watts dito sa iPhone 12. So ito guys, so pagkukumparahin na natin ngayon yung iPhone 11 and iPhone 12. So sa design guys, makikita natin na mas slim si iPhone 12, mas maliit din yung sa screen, I mean yung body ratio niya. Pero sa display size nila guys, is parehas silang 6.1 Super Retina display. Pero meron isang big improvement dito kay iPhone 12. Compared kasi kay iPhone 11, itong iPhone 12 guys is meron na siyang OLED screen. Yun yung isa sa in-upgrade ni Apple dito sa iPhone 12. So kung mapapansin natin sa mga text or kung hawak mo sila parehas, mas malinaw or mas sharp yung mga text and yung mga color na black kay iPhone 12. And kung usapang brightness naman guys, since naka-OLED display na rin si iPhone 12, si iPhone 12 Pro is naka 892 nits of brightness. Samantalang si iPhone 12 ay may 625 nits of brightness lamang. And compared kay iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max, meron tayong 800 nits of brightness. So ayan. So mas malinaw pa rin si iPhone 11 Pro Max. Mas ano pa rin, mas mataas pa rin yung nits of brightness niya. So ayan, pagkukumparahin natin sila, tatanggalin ko lang yung dark mode dito. Ayan. So ayan, makikita natin sa display guys, halos magkaiba na yung display nila. Actually guys, inform ko lang kayo na sa display may mga pinagkaiba ang iPhone, lalo na kapag OLED screen, dahil magkakaiba sila ng manufacturer. Minsan may matatanggap tayong iPhone na Samsung ang nagmanufacture ng LCD, and minsan ang nagmanufacture naman ng LCD is si LG. Kaya minsan kung pagkukumparahin natin yung dalawang device na parehas, halimbawa dalawang iPhone 12, makikita natin dun na merong difference sa display, lalo na kung magkaibang manufacturer ng display yung napagkuhaan mo. So yun yung sa mga display. Kaya huwag kayong magtataka na kung bakit iba yung kulay nun sa'yo, mga ganon. Kasi
merong manufacturer si Apple ng display. Hindi sila ang gumagawa ng sarili nilang display. May supplier sila, in short. So guys, so ipapakita ko sa inyo ulit yung difference ng screen ni iPhone 12 and iPhone 11. Ayan. So makikita natin na mas maliit talaga si iPhone 12 compare kay iPhone 11. Ayan. Kasi dito guys, kung makikita natin na yung bezel, ayan, binawasan na nila yung bezel dito. Kaya ayan, yung kinalabasan, mas maliit siya, mas slim, at isa pa, mas magaan compare kay iPhone 11. And usapang improvements guys, kung ano bang pipiliin natin sa dalawa, kung iPhone 12 ba or iPhone 11, para sa akin guys, ang bilhin nyo is yung iPhone 12. Although, okay pa rin naman sa iPhone 11, pero kay iPhone 12 kasi guys, is makakakuha na tayo ng OLED display. And kung usapang mas madaling i-handle, guys, mas madaling hawakan si iPhone 12 na meron din namang screen ratio na 6.1 Super Retina. Nakatulad lang din nung kay iPhone 12. Kay iPhone 12 kasi, ayan, medyo bulky pa siya. Pero, ayan, mas madali, mas handy hawakan si iPhone 12. At isa pa, yung ilang improvements dito is yung camera. Ayan, kahit same sila na dual camera, guys, merong improvements yan na wala kay iPhone 11. Tulad na lamang nung mga ultra-wide na night shot and portrait night shot. Ayan nga, kahit madilim guys, meron ng night mode or night shot kay iPhone 12. At selfie pa yon, sa portrait pa yon guys. Front cam ang gagamitin natin dun. Kumbaga, mas maliwanag yung kakalabasan ng photo kay iPhone 12. Isa pa guys, meron na rin tayo dito na 5G na antena. So dito sa Pilipinas guys, hindi pa natin masyado ma-enjoy to dahil 4G pa nga lang or LTE, napakabagal talaga. Shoutout dyan sa Globe and sa Smart. Ayusin nyo naman yung antena natin dito. Sayang naman yung 5G, di ba? Sayang na sayang yung 5G guys dahil yung 4G or LTE mabagal. So aanin pa natin yung Wi-Fi na or 5G antena ni iPhone 12 kung mabagal naman at hindi masuportahan dito. So ayan yung isa sa downside kung dito ka sa Pilipinas nakatira. Ayan. Hindi natin ma-appreciate yung 5G na antena ni iPhone 12. And guys, so ayun, nakalimutan kong i-mention kanina na si iPhone 12 meron tayong 460 na PPI or pixels per inch, samantalang si iPhone 11 meron tayong 326 pixels per inch. So dito guys, kapag ka nanonood tayo ng movie, halimbawa merong mga scene na sobrang liwanag, kunwari napadaan yung camera tapos tumapat sa araw. So dito sa iPhone 11, since naka TFT panel siya, pag natapat tayo sa araw guys, minsan masakit siya sa mata. Dito sa pag nanonood tayo ng movie. So sa iPhone 12, since naka 400 pixels per inch tayo or 460 PPI, medyo may pagkamaganda at least hindi rin ganon kasakit sa mata yung kakalabasan sa display mo. And usapang battery life tayo. Guys, since si iPhone 12 is mas maliit compared kay iPhone 11, guys, pareha silang umaabot ng 1 day. Pero mas malaki or mas matagal pa rin malobat si iPhone 11 compared kay iPhone 12 dahil para makuha ni Apple yung perfect design na 6.1 screen ratio na may maliit na body ratio, sinacrifice nila yung battery size dito kay iPhone 12. Kaya kung mapapansin natin na may mga nagrereklamo sa group na mga iPhone 12 group na galing silang iPhone 11 tapos lumipat sila ng iPhone 12 series, mga ganyan, then napansin daw nila na mas mabilis daw malobat si 12. Guys, kung nanonood kayo and nag-upgrade kayo from iPhone 11 to iPhone 12,
or kahit anong series ng iPhone 11 at kahit anong series din ng iPhone 12. Guys, yan yung dahilan. Sinacrifice nila yung battery size dahil mas pina-slim nila yung mga iPhone 12 series natin. So I hope guys na nagustuhan nyo yung unboxing, review and comparison natin ng iPhone 12 and iPhone 11 series. I hope na makatulong ito sa inyo para makapag-decide kayo kung ano bang mas magandang bilhin sa dalawang ito. Lalo na bumaba na ng presyo si iPhone 11 and mura din si iPhone 12 compare sa last year ng mga price. And still, huwag niyong kakalimutan, naka-OLED display na si iPhone 12. Kung ako tatanungin nyo guys, okay naman si iPhone 11, pero kung gusto mo ng better screen quality or better display pag nanonood ka ng movie, go na kayo sa iPhone 12. Save your money, mag-ipon kayo, then bilhin nyo si iPhone 12. So ayun guys, thanks for watching. See you on my next video.